Guys, kain tayo. Launa na ang lunch ko. Mainit. Wonton. Ganito yung tsura ko pag ano, sa bahay lang. Sarap kumain, no? Mainit-init. Ay. Alam nyo, guys, kwento ko sa inyo, nung unang dating ko rito sa Hong Kong, year 2007, November 5, o, naalala ko pa, bongga. Tapos, pero bago ako nag-apply dito sa Hong Kong, laki ng binayaran ko. And then, gutom pagod ang inabot ko sa Pilipinas. Tapos, pabalik-balik sa agency kung ano-ano papagawa sa'yo. O to, saan ka, kung saan ka pupunta. Ikaw yung maglalakad ng papel mo. Punta ka ng TISDA, punta ka ng medical. Lahat yan, yung medical o ano tawag dito, yung pinatuwad. Pinatuwad. Ayun, uso pa yung ganung uring check-up nila. Tapos, syempre, negative ako. Tapos, fit to work ako. Thanks God. At fit to work ako mag-work dito sa Hong Kong. It's a good opportunity para magkaroon ako ng financial para sa mga anak ko. Tapos, di nandito na ako sa Hong Kong. Believe it or not, wala akong baon. As in, pocket money, wala ako. Siguro, 5 peso. Sakto lang yung pamasahe ko sa taxi. Tapos kumain ako sa airplane, maaga pa ako umalis nun. Akala ko kasi pakainin pa kami sa agency. So galing na ako ng agency ng that time. So sinabi ng agency na magdala kayo ng ganitong pera, ganun, ganun. Eh syempre ako naman, ganun din ginawa ko. Hindi ko naman alam na kailangan mo pala ng pocket money. So hinayaan ko na, and then nang nasa airport na ako, hindi ko rin naman naramdaman yung gutom ko. And then, isa sa mga pasahero, share niya yung pagkain niya sa akin. Pero, kunti lang kinuha ko, nahiya naman ako. Siyempre, nakakahiya, di ba? Nakikakain ka lang. Tapos, first time mo. Tapos, nakarating na ako ng Hong Kong, dito sa Hong Kong, sa airport, mismo doon sa akin, isang Indonesian. So, tumuli ulit ako sa agency. Hindi ako natulog doon sa agency na yun eh. Kasi dumating na ako ng umaga, dire-diretso na yung lakad namin. Punta kami ng immigration, kinuha yung ID. And then, pabalik. Nang pagbalik namin, wala pa akong kain-kain na yun. Kumain lang ako, konti lang. Siguro ano, sa excitement. Kasi iniisip mo kung ano yung dadatnan mong trabaho, kung ano yung ugali ng magiging amo mo. Yung parang halo-halo yung laman ng utak mo. Tapos, yung mga anak mo na iniwan mo sa Pilipinas.
Pero ano, sabi ko, sa akin na nga, sabi ko, kaya ko to para sa mga anak ko. And then yung ano, yung homesick ko, sinet aside ko yun, hindi ko talaga inisip na mamimiss ko sila. Nilabanan ko yung homesick na yun. Syempre, maliit pa yung mga anak ko nung umalis ako eh. Kain ulit. Tapos, hinatid ako ng isang staff ng agency. Indonesian din yun. Sa MTR niya ako hinatid sa train. And then, nung hinatid niya ako sa lugar na yun, sa ano lang ako, sa labas. Ay, no. Yung lula, nagaantay lang sa labas ng MTR. So, hinatid lang ako ng staff na agency. After that, nakita ako ng lola. Siyempre, nahiya ako. Tapos, siyempre, ipakita mo yung, ano mo, yung paggalang sa matanda. Pero yung lula, hindi siya marunong magsalita ng English. So, ganun lang ako. Ganun ako ng ganun. Para akong argato. Pero nung ano, pero syempre, nakakatakot. Syempre, first time mo, tapos hindi yung lula, hindi alam magsalita ng English. Yung language lang nila. Yes lang ang alam or no, ganun lang. Pero thanks God, nakatapos din ako sa kanila. Inabot din ako ng 4 years. Kasi okay din naman yung pakikisama nila sa akin. Naging ano din ako, fighting. Yan. Nakuha ko yung loob ng lola. Alam niyo kasi pag makuha niyo yung loob ng lola, pagtatanggol ka rin niya sa anak niya. Hindi lang yun, iano ka niya, halimbawa, may nakalimutan ka. Kasi mostly yung mga lola dito, sila yung nasusunod minsan. Siyempre, sa akin naman, siyempre habang nakuha ko na yung loob ng lola, may nakalimutan ako, magsasalita si Lola. Pero naiintindihan ko na rin yung salita niya. Sa awa ng Diyos, dahil sa totoo lang, first time ko, mga 1 week lang o 2 weeks, parang ako, ang hirap mag-adjust kasi hindi alam ng Lola eh. Tuturo sa'yo, kung ano to, sabi niya, syempre yung utak mo parang nagsisink. Nagsisink lang yung sinasabi niya and then, nagsisingin naman siya, tapos, everyday naman ganun yung ginagawa niya. So, naintindihan ko na rin. And then, hinayaan niya ako. Dati kasi ano, lagi siyang nakabantay. Pero okay lang yun kasi at least tinutulungan kanya na binibigyan kanya ng ano, ng parang learning. Yan. Parang teacher siya kumbaga. Sabi niya, ito, ganito, ganito yan. Sabi niya. Minsan pagtatawag yan sa cellphone, hindi pa uso yung mga Facebook, hindi pa yan, wala pa yan, mga camera sa cellphone, wala pa yan. Mga 3310 pa lang. Yan. Tatawag yan siya. Sabi niya, oh, baba ka dyan, ganito, puntahan mo ako sa ganito. Siyempre, hindi mo maintindihan masyado yung sinasabi niya. Hindi mo alam kung nasaan siya, kung saan mo siya, ano. Pero thanks God, the way na magsalita siya, parang sabi ko, ah, ganito. Parang ina-analyze mo na lang, susundan ko siya doon, ganito, bababa akong ganito. Lahat na yan, inano ko talaga, iba ang ano, pag ano, yung baguhan ka lang, tapos, ang makatumpong mo, ay yung makatagpo mo, ano, tumpong is Ilocano na yun, sorry guys. Matagpuan mo yung lula, tapos hindi alam mag-English. Ah, Diyos ko, pero thanks God pa rin ako. Pero mabait din yung mga ama ko, lalo na yung alaga ko. Si ano, si Pugi na niya ngayon, tangkad pa. Dalawa naman silang alaga ko eh. Pero mas paborito ko yung bunso. Ano yun ni eh? Naga-artista yata siya, yung bunso. Yun, ang sweet sa akin nun. No? Laging nakaano yun, laging kami naman lagi magkasama sa loob ng bahay. So, naging malapit siya sa akin. At ganun din ako.
Pagkatapos, nung patapos na ako na 4 na taon, akala ni Lula, sa kanya ako pupunta. Kasi ang napag-usapan dati, pupunta ako sa kanya. Pero napag-isip ko, bakit hindi ko itry sa ibang amo? Para magkaroon naman ako ng ibang idea, para alam ko din naman yung pag-ugali ng ibang lahi. So, nag-decide ako, kinausap ko si amo na hindi na ako magsasayin sa nanay niya. So, nalungkot si Lula, pati yung mga alaga ko. Pero sabi ko, bigyan din ako ng chance. So, ayun, pumayag din si Lula, kahit na malungkot, kahit yung alaga ko. Pero, it's a life. May darating, may aalis. Ganun lang ang buhay. So, hanggang sa natanggap namin yung sitwasyon na yun. Nag-aalala lang kasi yung dati kong amo. Ayaw niya akong pakawalang gawa. Siguro na, baka iba yung matagpuan kong amo, baka malupit, ganun. Parang ano pa rin yung concern nila. And then, ayun nga, nakatagpo ako ng amo, Korean. So, okay naman yung amo kong Korean. Yung pangalawa yun. Okay naman. Pero mahirap din kasi ang ibang among Korean. Wag na, ayaw ko na magsalita, pero yung amo kong Korean na yun, wala akong masabi. Kasi mabait siya. Sabi nga nila, pag sinasama niya ako mag-market minsan, yung kala nila magkapatid kami, sasabihin ng mga tindera, magkapatid ba kayo? Sabi, kasi yung mga tindera Chinese, so, syempre naiintindihan ko ng konting Chinese in 4 years sa pangangamuhan ko sa isang pamilyang Chinese, so nakakaintindi ako ng konti. Slight lang naman, parang basics lang yung alam ko. Hanggang sa nagkaroon kami ng pero ako na yung nag-umalis. And then, lumipat ulit ako sa ibang amo. Ibang lahi din. Siyempre, gusto itry. Then, natagpuan ko din yun. Medyo okay, galante. Okay yung sahod, malaki-laki. Kasi i-grinab ko yun. Pero hindi pala maganda. Kasi pag i-grab mo yung isang malaking pera, tapos yung attitude ng amo may something, mahirap. So, give up din ako dun. So, ginawa ko, umuwi muna ako ng Pilipinas. Nag-stay ako ng Pilipinas. 1 year. More than 1 year. And then, bumalik ulit ako dito. Nung pagbalik ko, ang kaibigan ko nandito, si Mary Ann Dayo Tablante. Shout out sa iyo, Besh. Beshi. Siya yung nagproseguido na magbalik ako dito sa Hong Kong. Siya yung gumawa lahat ng paraan, siya yung nakipag-communicate sa amo. Thanks God. Nagkaroon din naman ako ng amo. Is Korean ulit. Back to Korean ako. And then yung Korean na yun, hindi ako siya lahat sumagot sa application ko, sa plane ticket, sa agency, lahat-lahat yan, sa medical, siya lahat, wala akong ginastos na piso, siya lahat. And then yung pagpunta ko rito, akala ko deduction, pero thanks God, hindi niya ako siningin. Kasi mas liganin yung mga ibang amo, kung ano yung nagastos nila sa'yo na pagpunta rito, babawiin din nila yon. Pero iilan lang, depende lang talaga sa ibang amo, kung galanti siya. Sa akin naman, okay naman. And then, yung Korean na yun, the third employer na ako. Mabait siya. Pero, 3 years ako nag-stay sa kanya kasi na-relocate sila sa UK. Within 3 years, never kami nag-away, never kami nagkatampuhan. No! Super, super bait. Tsaka hands-on siya sa kusina, sa mga bata. So, sa akin lang naman, tulong-tulong lang ako. Pero siya, trusted siya sa akin. Yun ang nagustuhan ko. Tapos, lagi kami nagkukwentuhan. Tawag, para lang kami magkasama sa isang bayan na parang pamilyang turing sa akin, hindi katulong. Tapos, meron pa. Halos ako na rin nagpalaki dun sa 2 anak niya. Nasa UK sila ngayon, pero until now,
May communication pa rin kami. Sobrang mahal na mahal ko yung alaga ko na yun. Ang hirap din na. Parang ano lang, totoo yun, ano yung may darating, tapos may aalis. Parang ganun. Ayaw ko pag-usapang pag-ibig. Wala tayo dyan. Hanggang ngayon, nung na-relocate sila, hinanapan pa rin niya ako ng amo. Gusto nila akong isama sa UK. Pero very conflict kasi yung passport ko din nasa consulate. Tapos urgent naman yung paglipat nila sa UK. Parang biglaan ba? So ano, wala kami magawa. Iyakan po the max level na lang kami ni Amo. Ang mga alaga ko, akap-akap po na lang. Ay, nakakamiss din. Ay, nakakaiyak. Ang arte na, pero sa totoo lang, oo, masakit kasi halos ikaw na yung nagpalaki. Pero ngayon, nagdadalaga na yung alaga ko. Nakakamiss kasi yung ganong klaseng amo na mabait siya. Tapos, never kayo nag-away. Tapos, ano pa, paglalabas kayo, kakain kayo sa labas. Parang hindi katulong ang trait niya sa'yo. Bundat din ang tiyan mo pag lumabas kayo. May sarili ka ding ano. Tapos, panay palagay na lagay sa... Kulang na lang, sabi ko, sana may bulsa yung aking tiyanene. Nang sa ganun, doon ko naibulsa yung mga pinaglalagay niya sa pagkain ko. Kahit na pumunta kami ng Macau, ganoon. Nag-i-stay din ako sa hotel kasama nila. Namamasyal sa Macau. Magkatabi kami ng alaga ko. Tapos si Amo, magkatabi din sila ng alaga niya. Pero sa Amo na lang ako, naglalaro lang sana. Sa casino. Halos naman lahat ng naging amo ko mabait. Kasi yung dalawa na nilayasan ko, inalisan ko, mabait din. Lalo na yung Korean, mabait yun. Kaso nga lang, kung nasusul sila ng iba, pero wala akong masabi, kahit nang gustuin ko man. Minsan kasi ang tukso hindi rin maiwasan. Hanggat hindi mo nasubukan at sorry hanggat hindi mo nasubukan na mali pala yun tsaka binigyan ka lang ng pagkakataon na patikman lang patikim ika patikim lang doon ko na realize na hindi lahat ng ano ng malaking sahod is maganda yung trabaho mo. Hindi pala. Or maganda yung ugali ng amo. Hindi pala. So, binibis ko pa rin na minimum base lang is okay na yun. At least may freedom ka. Magawa mo yung gusto mo. May iraso mo yung gusto mo. Rason. Kaya ano lang. Kaya tayo, huwag tayo maghangad na malaking ano, sahod. Antayin na lang natin na bigyan tayo o dagdagan na lang. Ganun na lang. Minsan na yung pagkukusa nila. Na walang panunumbat ba or walang ano basta gawin na lang natin yung trabaho natin ng tama. Ay, malamig na yung kinakain ko guys. Pero sa totoo lang yung amo kong ano yung una kong amo mabait din yun kasi galanti siya pati mga yung kapatid niya. Galante din yun. Si Lola, galante. Si Lola ang tagabili ng kape ko. Tagabili ng relo. Panay bili sa akin ng relo.
kung ano-ano ang binibili niya sa akin. Tapos bibigyan pa niya ako ng ano, ng pera. Sabi niya, ayan, pabili mo ng kape para sa Lunes. Pag day off ko sa Linggo, magbibigay yan sa Sabado, ganyan, or Friday. Kanya kahit na ano, yung masama pakiramdam mo, ayaw kanya pagtrabaho ni Lola. Sabi niya, balik ka doon sa Igan, ako magluluto. Pero nahiya din naman ako. Sa mga naging alaga ko, tanda ko naman lahat yung mga pangalan nila eh. Pero ayaw ko lang banggitin. Siyempre, isa private na yun. Privacy na yun. Tapos ngayon, ang amo ko ngayon is Korean. Kasi yung amo ko na nasa UK, dati, ka-teamwork niya itong amo kong lalaki din ngayon. So, sila yung magka-trabaho sa isang company. So, dito niya ako ipinasa. Pero, sabi sa akin ni amo, ni among lalaki, masa sa iyo, sabi niya, magpa-interview ako. Kung nagustuhan mo, di doon ka. Pero in-advise ako, sabi niya, doon walang bata, sabi niya, makakapagpahinga ka. Kasi mula nang nandito ka sa amin, alam ko pagod ka kay Luwa. Ay, sorry, nabanggit ko yung alaga ko. Pero it's okay. Ano naman eh, hindi naman complete name. Parang ano lang yan, nickname. Sabi niya, pagod ka sa anak ko. Lahat. Oh, kasi ako din hands-on din. Ginagawa ko yung biz ko, kaya never kami nag-aaway. So, naging ano din sila sa akin. Napalapit sila sa akin at napalapit din ako sa kanila. So, vice versa. Hanggang naisip ko yung ano, yung sabi ni amo. Sige, sabi kong ganun. Para makapagpahinga ako. Hanggang sa magkaanak sila ako. And then, ayun nga, andito na ako ngayon. Pero until now, hindi pa naman sila nagkakaanak. Pero may alaga akong asa. Her name is Cheddar. Cheddar the Labrador Dog. Makulit siya. Makikita nyo dyan sa video ko na una. Siya yung mga ina-upload ko. Si Cheddar, my dog. Puppy pa yan. Mga 3 months old siya nung kinuha namin. Pero ngayon is 1 year and 4 months na siya ngayon. Makulit pa rin. Ganun pa rin. Masyadong ano, playful. Tsaka malakas. Sobrang lakas niya. Dati, honestly, ang timbang ko dati is umabot ng 65. 65. Tapos, umabot ako ng 55 until naging 50. Umabot pa ako ng until 47. 47 hanggang ano na ngayon, nag-a-adjust na ulit ako. So, bumabalik na ulit yung dating timbang ko. Siguro, ano na ako ngayon, 50, 51, 52, ganun. Ganun na yung ano ko ngayon, timbang. Okay, okay lang, isa normal. Buhay naman dito sa, ano, sa Hong Kong, okay naman. Depende lang talaga sa tungo mo sa isa't isa, sa amo at ikaw. Minsan ugali natin, masyado tayong mareklamo minsan. Minsan dumadaing tayo sa mga kaibigan. Ay nako, ganito, ganito yung amo ko, ganito. O minsan ganun din ako. Honestly, hindi naman ako ano, I'm not perfect.
Pero ganun din ako minsan sa mga kaibigan ko. Ay, naku, ganito, ganito yung amo ko. Ganito. Pero napag na-realize ko din, napag-isip, bakit panay ko reklamo sa amo ko? Sabi ko ganun. Eh, nandito pa rin ako. Kako. Tsaka, ayun, kaya mula noon, hindi na ako nagreklamo. Siguro minsan na lang. Minsan na lang. Kaya okay lang. Mas magpasalamat na lang ako kasi may trabaho pa ako ngayon, nakakapagpadala pa ng ano, ng pira sa Pilipinas. Buhay ko dito sa Hong Kong. Parang ano, parang hindi ko na-enjoy yung life ng may asawa. Ang layo eh. Tapos panay mo, panay ka nandito, panay yan, trabaho, parang wala. Parang hanggang sa mahirap na. Ayoko na kwento yung buhay pag-ibig. Pero darating din yan. Hayaan na lang natin yan. God's will na lang. Tsaka ayaw kong hindi ako naghahanap. One is enough. Tama na sa akin yung mga anak ko. Chivers, lula na ako. May apat na akong apo actually. May apat na akong apo. 6 years old yung dalawang panganay. Sa lula na ako. Huwag nyo nang tanong yung edad ko. Baka magulat kayo. Nasa ano ako? Alam ba yung kanta ni, ano, ni Alan Jackson? The Older I Get? Oh! Favorite ko yun si Alan Jackson. Dami ko namang paboritong kanta. Lahat naman ata. Tsaka yung ano, yung si Maroon. Yung memories bring back memories. O syempre maganda yung kasi yung mga nakaraan, balik-balikan yung nakaraan. Nakaraan sa amo na naging mabait. Nakaraan sa amo na naging dahilan, na naging matatag ka. Parang binibigyan ka ng ano, ng tawag nito, learn. Tinuturuan ka kung paano maging matatag. Parang ganun lang siya. Kaya thankful ako sa una kong naging amo. Kasi siya yung kauna-una ang amo ko na nagbigay sa akin ng pagkakataon para pagpatuloy ko magtrabaho dito sa Hong Kong. Honestly, hindi naman ako ano eh. Hindi naman ako graduate ng high school. Undergraduate lang ako ng high school. But thanks to God, nakarating pa rin ako dito. At hindi ko kinakahiya yun. Hindi ko kinakahiya na ako yung undergraduate. Dahil yun naman ang totoo. That is true. Kaya, pasalamat ako kasi pag si Lord talaga yung gumalaw, kahit natapos ka man o hindi, kung talagang kapalaran mo na magkaroon ng trabaho at matupad yung dream mo kung saan mo gusto, matutupad yun basta samahan mo ng dasal. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, nagsisimba ako na, alam mo yung simbang gabi yan, binubuo ko yan every year. Siguro 2 years ko nang nagawa yun, yung binuko yung simbang gabi na yan. Yung sa madaling araw until dumating yung Pasko at saka New Year, ganun. So ginagawa ko yan. Iisa lang yung dasal ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na matupad yung dream ko na makapagtrabaho at mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Siguro nakulitan si Lord sa akin, sabi niya. O siya, sige, pagbigyan na kita. Pagbigyan na kita sa hiling mo, sabi niya siguro sa akin. Kaya yun, nandito na ako ngayon. Kahit na hindi ako yung ano yung wala akong kaalam-alam. Eh, syempre, undergraduate ka na ng 4th year. Ng high school. So, wala.
sabi ko, bahala ka na, Lord. So, ginabayan niya ako hanggang mag-isa lang ako tumaguyod. At syempre, may yung biyanan ko, siya din yung kasama ko, siya yung kasama ng mga anak ko. Siya yung nag-alaga, laging kasama. Until now, kasama pa din niya yung anak ko. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng kanyang mga apo. Kaya doon ako nagpapasalamat kahit na malayo ako sa kanila, at least naging mabuting bata sila. At na natutulungan din nila yung lola nila ngayon. Ganun lang buhay. Kaya anumang pagsubok sa buhay, kaya natin yan. Samahan lang ng dasal. Wag bibitaw. Dapat dasal lagi. Until now, nagdadasal pa rin ako. Hindi ako tumitigil. Hindi man ako nagsisimba. Pero, sa loob-loob ko, sa isip ko, pag ako mag-isa sa kwarto ko, minsan, nagdarasal din ako, nag-taimtim. Hindi naman pwedeng magdasal ka na or magsimba ka nga. Hindi naman saan na ano ko yung mga nagsisimba. Sorry sa inyo, pero yun sa akin lang. Mas maganda din naman talaga na dumalo sa bahay ng ating phone makeupan. Dumadalaw din naman ako, pero mostly talaga wala na akong time. Pero wala na akong time na dumalo sa bahay ng ating phone may kapal, pero nagdarasal pa rin ako ng time-time. Nagpapasalamat, ganun. Pagising, parang normal life, ganun lang. Pero hindi ibig sabihin na nakakalimot ako. Alam naman niya yun eh. Hindi naman siya natutulog, kaya alam niya. Sa kanya ako number one nagpapasalamat sa magagandang opportunity na binigay niya sa akin. Nakarating ako dito dahil sa tulong niya. Naging okay yung buhay ko din dito. Masaya na malungkot. Pero, mas maganda yung masaya kaysa malungkot. Kaya, wag nating hayaan na mangibabaw yung lungkot sa atin. Labanan na lang natin. Kasi minsan kasi yung mga iba nating kapong Pilipina o OFW, hindi nakakayanan yung lungkot sa buhay, yung stress sa buhay, sa pamilya. Minsan tumatalon sila sa bintana. Yung over sila sa yung depression. Kaya minsan, kamustahin nyo yung pamilya nyo dito. Sabihin nyo, kahit na walang kailangan, isipin, hindi porke na nandito kami, marami kaming pera. Siyempre, mayroon din kami mga pamilya na sinusuportahan. Hindi yung sinabi nyo agad, mayroon agad. Siyempre, pag sinabi nyo, next level na yan. I mean, pag-iipunan nyo yung hinihiling mo, hindi yung bigay agad. Kasi, nakabudget-budget na yan kasi. Halimbawa, may unang nagsabi, ayun, doon siya nakabudget. Hindi mo naman pwede yung ikaw yung huli nagsabi, tapos ikaw yung unahin. Hindi naman siguro ganun. Kaya, yung ibang kamag-anak, marami nagtatampo kasi hindi sila nabibigyan. Sorry sa inyo kung hindi kayo na agad na pagbibigyan. Kasi may pamilya pa tayong binibigyan ng inuuna namin. Akala ko nga nung pag-abroad, ang sarap ng buhay. Bata pa lang ako nung pag nakikita ko yung kapitbahay namin na dumarating, may boxes na dala-dala, may packages, ganun, mga chocolate, mga sapatos, mga damit, ganun yung mga nakikita ko.
Tapos sa kikita mo, ang kinis. Dati hindi naman siya ganun kakinis. Parang inisip mo, uy, iba talaga nga, bro, nakakaganda pala, nakakakinis. Kaya, syempre, nag-eager na ako na, gusto ko pumunta, gusto ko pumunta. Ganito. Kaya alam niya bang ginagawa ko? Yung sarili ko, hindi naman ako manghuhula. Pare ako tingin ng tingin sa guhit ng palad ko. Sabi ko, ah, sa year na ito, makakarating ako, ganito, ganito. Siguro mga 23 ako makakarating ako. Binibilang ko na yan kung ilang taon na ako, ganito, ganito. Tapos, siguro makakarating ako ng ganito, ganito, ganito. Ganun ako nun. Tapos, suddenly, yung parang biro-biro lang na hula-hula sa palad ko ba. Nagkatotoo din naman, nakarating ako dito. At yung buhay na inakala ko na maganda, mahirap. Mahirap pag wala kang tiyaga. Magaan pag ano. Pag may tiyaga ka, magaan. Pero pag wala kang tiyaga, mahirap. Yun ang dapat kong sabihin. E ding, ngayon, syempre may tiyaga ako. Isinet aside ko yung lungkot ko sa mga anak ko kasi iniisip ko walang magtuturo sa mga bata, walang maggagabay, yung inaasahan mo lang yung pinan mong babae na siyang mag-aalaga. Parang ano na lang, pinasuggest ko na lang, awa ng Diyos. Nakapagtapos din yung dalawa kong anak ng pag-aaral. Tapos na sila, kaya ano, bayad-bayad muna ng obligasyon ngayon. Kasi ano, nagkasabay-sabay sila eh. Kasabay na nag-aral. Butas-butas ako. Kaya kailangan ko din ano, bayaran yung dapat kong bayaran, obligasyon. Para ano, hindi tayo itulpok. Di joke lang. Pero nagbabayad ako sa kanila. Kasi mahirap din naman kasi na nagamit mo yun, tapos hindi mo sila babayaran. Tapos hindi maganda yun kasi masakit din sa kanilang kalooban yun. Pinaghirapan din nila yun eh. Kaya kailangan mo din ibalik. Ibalik mo yung dapat mong ano, kasi nakatulong yun sa pamilya mo. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga taong nagtiwala sa akin. Kaya unti-unti ko naman babayaran eh. Kaya wala akong ibang hiling ngayon, yung bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay, maayos na kalusugan. Ganun din ng aking pamilya at ganun din sa inyo. Nawa ay magkita-kita din tayo. Shout out sa Team Universal, hopefully na someday magkikita-kita tayo. Sila yung aking ka-team sa mundo ng YouTube. Team Universal. Admin, si Jeric Daily Trends. Tapos, si Rob's Daily Vlog. And the rest, si team leader namin, si Jonas Gupit. Magaling maggupit yun. Ang galing niya mag-rebound. Papareband sana ako eh. Kasi wag na. Sayang yung itim ng buhok ko. Tsaka hindi naman siya, ano, straight naman to. At tsaka si Khan Cartagena sa Ate Ems. Yan, mabait yan. At yung ibang member, tsaka ang diyosa ng pinaka-diyosa. It's MQ Olaira. Shout out to you, madam. At syempre, mga babies, si Yangski, si Zainais, yung magaling kumanta yan. Gagaling nila sa Team Universal. Sa mga team namin, marami magagaling na kumanta. Tsaga ang gaganda nila. Mga bata pa. Hindi tulad ko. Syukot! Ang syukot-syukot na ng lola nyo. Tsaga ano pa tawag nito. Kay Lucid Lynn, hi to you, bebe. Kunyang Journey, Gigi Elias. Marami kami dito na Hong Kong vloggers eh. May kilala din ako dito na vloggers din. Inday Hong Kong. Si Ate Inday Hong Kong. Magaling magluto. Magaling magano, mag-swimming.
Paturo nga ako, te. Marami sila dito. Shoutout din kay Noli. Noli Peralta. Hindi Noli Di Castro. Noli Corpus. Tsaka si ano, yung classmate ko na nag-invite sa akin. Siya talaga yung ano, yung nag-ano sa akin, nag-push. Sabi niya, yung pinupost mo sa Facebook, ba't di mo nalang ipost sa YouTube? Tsaka ano, ganito-ganito, sabi niya. Eh so, nainganyo din naman ako. Kaya sinunod ko. Shoutout sa'yo, mate, Ramel. Ramtik. Siya yung dahilan kung bakit ako nasa YouTube. Siya yung nag-akay. Kaya naman ako kahilig-hilig talaga sa ganito. Pero, nung nakilala ko din naman Team Universal, nabuo lang to, bago lang to eh. Nung bagong pasok ako, doon lang naman nag-start na mabuo ang team na ito, Team Universal. Shout out sa lahat ng mga Team Universal. Yung mga hindi ko nabanggit, guys. Sharon Vinci. Yun. Yangs Malaki. Ang dami namin. Pero ano, kailangan talaga ng ano, ng cooperation para sama-samang laban ng ano mga ano. Basta alam niya na ano-ano. Pagpasensyaan niyo na kung ito yung video na ginawa ko. Wala ako alam kung ano ilalagay ko. Eh napag-isip, ano dapat kong gawin? Syempre, para mga bahaba din naman, hindi pa naman ako pwedeng mag-live stream LS ikama. Kasi bago pa lang. Pag ano na saka na ako mag-ilis siguro pag medyo okay na. Pag may subscriber na ako. So, bagong silang pa lang tong bahay ko. Kasi ano eh, si Lolo kasi lagi niyang kinakain yung aking mga talong. Pinipisa niya lagi yung aking mga itlog. Shout out din pala sa ano, sa best friend ko, Mary Ann Tablante Dayot, tsaka kay Michelle, si Michelle. Tapos si shout out din sa iyo, Besh Rowena, one of my best friends sa Pilipinas. Hipag ko siya, asawa ng kapatid ko. Siya yung ano, yung nag-effort din, tumulong sa akin para makarating din dito sa financial na pangangailangan. Laki kaya ng ginastos ko pumunta rito. May higit 100,000, 120,000 na higit ang binayaran ko sa agency. Pero pa yung mga pagkain mo, pamasahe, laki. Year 2007 yun eh. Mahal pa yung mga binabayaran nun sa agency. Naabutan ko yun. Pero ngayon, medyo mura na yung applicant yata ngayon. Umaabot na yata ng 45,000. Hindi kagaya nun, 100 plus. Grabe, laki. Minsan nga, ano, nakakatakot din yung magpa-medical. Sabi, medical. Tapos yung unang ano, yung sumalang sa medical, sasabihin sa'yo. Uy, sabi niya sa akin, ikaw na, tutusukin yung puwet mo. Hala, syempre, hindi ko naman alam na ano. Natakot na ako, parang ayaw ko na magpa-medical. Pero kailangan eh. So, papasok na ako. Parang sabi ng doktor,
Buti na lang na taon sa akin is babae. Kaya okay lang sa akin kasi babae yung nagpatuwad. Pero hindi lang naman kayo dun sa loob ng ano ng room eh. Meron pa yung balik, parang kurtina lang yung harang. Yun. Tapos yun, kampante naman ako. Sabi kasi, tutuwad ka doon, masakit, masakit. Loko-loko yung nasundan ko eh. Tinatakot ba naman ako? Tapos lalo na yun sa x-ray. Wala, ganito ako ano-ano sinasabi. Minum ka muna ng ano, ng gatas para ano, hindi makita na kung anong may sakit meron. Pati sa pag-ihi, yun sa urine. Grabe. Ang daming experience na gano'n nung yung medical cleaning, eh medical na isasana ka sa medical. Kahit sa ano, sa dentist, check up din yan. Mahal yung binayaran eh. Kala ko nung nagpurgod ako, same process pa rin. Kala ko ganun pa rin ang babayaran mo. Pero hindi pala. Kasi pag exabroad ka pala, tapos hindi ka masyadong ano, yung limbawa, ako, exabroad ako. Umuwi ako ng Pilipinas within 1 year. Tapos, bumalik ako rito ulit. Hindi na ako nag-medical. Diretso na ako. Hanggang sa nakarating na ako sa ano, ay hindi pala, nag-medical pala ako. Pero hindi kagaya dati na nag-medical ka na pati patutuwa rin ka. Hindi na ako pinatuwa. So, ginawa lang yung x-ray lang kinuha sa akin. Yun lang, wala na. X-ray, tsaka urine, tools, yun lang. Yung stool mo lang kinuha, tapos yung urine. Yung ganun lang. Wala na yung tuwad-tuwad. Tinanggal na yun yata. Iwan ko lang ngayon, or depende lang siguro sa ano. Sa ano ng hospital or clinic. Pero fit to work naman hanggang sa nakarating ako sa Hong Kong. Hindi na ako na double medical. Kasi ng first time ko sa Hong Kong, nag-medical ako sa Pilipinas, nag-medical ulit ako dito sa Hong Kong. Pero ng second time ko na, hindi na ako nag-medical pa. Tapos ng ano, kahit na ano na pag tapos ka na sa amo, gusto mo maghanap sa iba. Depende lang sa ibang amo kung utos kung sasabihin niya sa iyo o sa agency na i-medical ka. Anong tagal na 'to pag ano, 2 oras, hindi ko yata 'to kaya 2 oras na nakatambay lang dito sa ano. Sa harap ng camp. Nabusog na ako. Yung alaga ko tulog na, andun na sa higaan ko. Humihilik siya. Tulog na. Dinig ko yung hilik niya eh. Nahiga siya sa bed ko eh. Nakaunan pati eh. Sarap ng tulog niya. Na ikwento ko na yung buhay ko dito sa Hong Kong. Konti lang yun, short lang yung story na yan. Pero wala kayo sa experience ko nung una, nung pag-unang sakay ko ng bus dito. Grabe, lumagpas ako. Sinundo ko yung alaga ko sa school niya. Siyempre, sa pag-ano ako, parang nalito ako. Kasi first time mo eh. Tapos dumiretso ako sa, nakadiretso na ako doon sa ano, bus stop, sa dulong-dulo. Eh, tinawagan ko lang yung amo ko. Hanggang sinundo kami ng kapatid niya.
Yung tita ng alaga ko. Sabay-sabay na kaming umuwi. Ay, nako. First time na talaga, hindi mo alam naliligaw ko. Hindi mo alam na may batingting yung ano, yung sasakyan. Kailangan mong i-press. Tapos hanapin mo kung saan ka mag-press. Yung parang lalit ka pa minsan mag-press. Yung parang ano, bagong salta ka talaga. Na-experience ko yun na lumagpas ako. Pero hindi naman ako ano, nagalitan ng amo noon. Kasi alam naman niya na baguhan. Tsaka ang mukha ko noon, ano, parang oranggutang. Hanggang ngayon, oranggutang pa rin. Oranggutang. Lalo na sa agency, pag makita nila na mahabang buhok mo, pinaputol kaya yung buhok ko. Naging buhok ng lalaki. 7. Gupit pang lalaki talaga. Tapos din nagtagal, tumubo din, hindi naman pinagupitan ng amo. Yung agency lang naman minsan kasi ang stricto eh. Kahit na okay naman na hindi maiksi yung buhok mo, pero siya, sila naman yung nagpapagupit sa iyo. Pwede naman sabihin na gupitan mo yung buhok mo na hanggang sa balikat lang, gano'n lang sana. Wala, pinaano talaga hanggang ano, gupit lalaki, kainis. Pero pag ano, yung experience ko naman sa TISDA, ang dami din. Yung ibang nakasabayan ko, daming nag-ulit. Mali lang yung pamamalansya niya. Mali lang yung pag-bed sitting niya. Bagsak siya, balik. Grabe stricto. Yung iba, mali lang yung table sitting nila. Bagsak! Hirap daw. Sa amin naman nun, luto-luto lang yung ginawa namin. Plancha-plancha, yun lang. Sa TISDA. Kaya dubli-dubli yung iba na magbayad. Hindi sila makaalis-alis dati. May kasama kami nun sa agency, dalawang beses nagbagsak sa TISDA. Hindi alam kung bakit lagi siyang ano, bagsak. Hirap din na na, kitain yung pera nung malaki pa yung halaga ng pera nung. Awa ng Diyos sa akin, hindi ako nag-ulit-ulit, hindi ako bagsak. Okay naman. Ano pa kayo pwede kong ikwento sa inyo? Naikwento ko na yata ang buong buhay ko. Pag andito ka sa Hong Kong, pag nasa loob ka ng bahay ng amo, wala, ganito lang itsura mo, normal lang. Walang make-up, walang ano. Kahit na nagdi-deof ako ngayon-ngayon, hindi rin ako nag-make-up. Siguro, gurang na. Kinatamaran na lang. Minsan lang mag-ayos pag may party-party, ng occasion sa mga kaibigan, ganoon. Pero wala din. Lipstick lang, sapat na. Kasi meron yung amo kasi na ano, na ayaw sa kasama nila na may kulerete. Ayaw nila na nagkukulerete. Pero sa akin naman, walang problema sa amo ko. Yung iba, may ibang amo na ayaw.
Kaya sundin na lang ko anong gusto ng amo. Mapalad na lang yung ibang gaya ko na okay lang sa amo kung anong gusto mong ayos sa sarili mo. Walang problema. Ang lulutuin ko ngayon, chicken popcorn daw. Chicken popcorn ng dinner nila amo tonight. So, chicken popcorn. Tapos Chinese noodles, spicy Chinese noodles. Hindi naman sila Chinese, Korean sila. Mahilig lang talaga sila sa spicy. Lahat na lang niluluto ko spicy. So after this ng 1 hour na video ko, magano na ako, mag-start na ako, magano. Mag-map, di pa ako nakapag-mapping. Tapos magmamarket pa ako. Nasa tuktok kami ng bundok. Nilalakad ko yan. Mula market. Sa wet market lang. Sa totoo lang, mas masarap ang buhay sa Pilipinas. Kapag may malawak kang ano, lupain. Yung lupa, pwede ka magtanim doon. Mas gusto ko pang buhay doon eh. Simple. Tanim ka na ng kamote, may talbos ka na. Mag-alaga ka ng mga manok. Mangingitlog. Hindi, may itlog na. Magtanim ka ng mga gulay-gulay. Eh, sariwa pa. Mag-alaga ka ng kambing. Ang kambing kasi dahon lang kinakain. So, gusto ko yung kambing. Pero ngayon nangyayari sa Pilipinas, daming ano, kalamidad na nangyayari. Every year naman na may nangyayari. Kaya kailangan talaga ano, alert ka sa lahat. Tsaka kailangan ano, may handa ka. Handa ka sa mga ano, pangyayaring kalamidad. Kasi hindi natin alam talaga, ang buhay natin ay hiram sa Diyos lamang. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo. Kaya, do good to others, ikaw nga. First time kong ginawa to, mag-video ng matagal sa sarili ko. Nandito lang ako sa harap niyo nagsasalita, wala namang ginagawa. Kumain lang sa harap niyo. Nagkwento ng kung ano-ano na walang ano, kabuluhan yata. Pero no, nasa Pilipinas ako noon, ano, ang buhay ko din naman doon, ano. Shout out nga pala sa mga teachers ng mga anak ko ng elementary. Sila yung mga teachers ko na, ano, kaibigan. Teachers ng mga anak ko na kaibigan ko. Shout out to Mrs. Belma Dingley. At sa iba pa. Sila-sila yung mga teachers na ano na
na tumulong din sa akin noon. Kay Ma'am Merna Corpus, shout out sa iyo, Ma'am. Shout out po sa inyo, mga madam. Dami ko din ano, dami ko din na experience sa buhay. Nasasabi ko na ano, as a single parent, kasi mag-isa lang din naman talaga ako, na tumaguyod sa mga anak ko. At nagpapasalamat na lang ako sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ko man sila maisa-isa, pero hindi ko kayo nakakalimutan, nandito kayo lagi. Dito lagi sa ilalim ng puso ko, char. Dito sa totoo lang. Salamat sa inyo at kay ano, kay Lord, kayong naging way niya para ako itulungan. Bait ni Lord. Kasi hindi man direct na ano, may bibigay sa yung healing mo. Gagawa siya ng paraan, na siya yung magdadala ng way para maibigay yung hinihiling mo sa kanya. Gagamit siya ng isang tao para siya yung lalapitan mo. Ganun yun. Ito wala akong magawa. Kung ano-ano na lang ginawa ko, hindi ko alam kung ano to. Guys, paano dito, hanggang dito na lang muna ako. Next time na lang yung karugtong. Mag-isip muna ako kung anong i-ano ko. Idadagdag ko. Salamat sa inyong panunood sa walang kwenta kong video. Sana may natutunan din kayo na hindi lahat ng paghihirap natin o yung trabaho natin sa isang amo ay panireklamo. Magpasalamat pa rin tayo dahil may trabaho tayo at nasusuportahan natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Tiwala lang, tsaka samahan ng dasal, kasi ang pagdarasal, yun ang tanging sandata natin sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng anong bagay na nangyayari. Dasal lang talaga. Kasi siya ang mabisang sandata talaga. Yan ang aking pinaninindigan. Kahit anong mangyari, Diyos pa rin yung nakakaalam sa lahat. Kaya tiwala lang, guys. Tiwala sa inyo. Ito ang luna nyo. Ganito ang itsura niya. Haggard pag sa bahay. Pero pag sa labas naman, haggard pa rin. Walang pagbabago. Syukot talaga. Syukot, syukot. Yung syukot matanda na. Syakit, syukot, akit. Salamat, guys. Next time ulit.